بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng programa sa ilm, ay ating tatalakayin ngayon ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, ang lumikha sa atin, ang nagbigay sa atin ng napakaraming biyaya na kung saan hindi natin ito nabibilang. Araw at gabi, patuloy ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Siya ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, ng karagatan para sa ating lahat. Narapat sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay obligasyon natin bilang alipin niya. Ito ay obligasyon natin bilang alipin at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa patuloy natin ang pagtanggap ng ating mga biyaya sa Kanya, nararapat lamang na patuloy din natin o patuloy din tayong magpapasalamat sa Kanya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang Imamu Syakirin. Siya ang modelo ng pagpapasalamat. Siya ang modelo ng pagpapasalamat. At lagi siyang nagpasalamat o nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa dito sa pamamaraan ng pagpapasalamat niya ay kapag siya ay nagsala, hinahabaan niya ang pagsasala niya bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Al-Mughira bin Shu'bah, kala, "Qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta warimat qadamahu. قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا." Inulat ni Al-Mughira bin Shu'bah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumayo para sa pagdarasal hanggang sa namanhid ang kanyang paa. Hanggang sa namanhid ang kanyang paa at sinabi ng mga sahaba radiyallahu anhum. Sinabi nila na o propeta ng Allah, tunay na pinatawad ng Allah ang nakaraan mong kasalanan at gagawin mo pang kasalanan. Ang susunod na kasalanan, sinabi ni Propeta Muhammad sallam, hindi ba't sa ganun? Ako ay isang aliping mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na kapag ang isang alipin ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dadagdaga ng Allah ang kanyang biyaya. Dahil ito ay pangako ng Allah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah, kapag binahintulutan ng inyong Panginoon at ipinapaalam sa atin, lain syakartum, na kapag tayo ay mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating biyaya. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang alipin sa lahat. Sa lahat ng alipin at sino mang alipin na tunay na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang kanyang nakamit. Ito ang gawain ng isang mu'min. Ito ang gawain ng isang mananampalataya
na araw at gabi dahil alam niya na lagi siyang nakakatanggap ng biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kailangan din at lagi rin siyang nagpapasalamat sa kanya. Wala in kafartum inna adhabi lashadid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag kayo naman ay hindi mapagpasalamat sa kanya o sa Allah subhanahu wa ta'ala, alamin natin na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakasakit. Shadid. Napakasakit ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi tayo nagpasalamat sa biyayang binigay niya sa atin. Ang buhay ng mananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi niyang iniisip at lagi siyang nagmuni-muni sa mga biyaya na natanggap sa kanya, natanggap niya na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sinabi niya, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. Idha asabatu sarra syakar, fahuwa khairun lahu. Wa in asabatu darra sabar, fahuwa khairun lahu. Wa laysa dhalika illa li mu'min. Aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, napakamangha o kamangha-mangha ang buhay ng mananampalataya. Bakit kamangha-mangha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil kapag sila ay nakatanggap ng kasaganaan, sila ay nasa buhay ng kasaganaan, subhanallah, sila ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kamangha-mangha ang buhay ng isang mananampalataya. Ngayon kapag dumapit o sumapit naman sa kanila ang kahirapan, dumating sa kanila ang kagipitan, sila ay nagtitiis dahil yun ay mabuti sa kanila. Subhanallah. Hindi makakalabas ang buhay ng isang mananampalataya sa dalawang bagay na pagsamba na gagawin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking pagsamba o dakilang pagsamba na magagawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay dhikrullah. Ito ay ang pag-alala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang may hawak ng mga biyaya at tayo ay nagpapasalamat sa mga biyayang ibinibigay o ibinigay niya sa atin. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Qala Qatada rahimahullah, Haqqun ala Allahi an yu'tiya man syaka, haqqun ala Allahi an yu'tiya man sa'ala, wa yazida man syakara, Wallahu mun'imun yuhibbu syakirin, fashkuru lillahi ni'amah. Subhanallah. Sabi ni Qatada rahimahullah, karapatan ng isang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag siya ay humiling sa Allah, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay nagpasalamat sa Allah sa kanyang biyayang natanggap, siya ay bibigyan ng biyaya pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadagdagan at dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung biyayang natanggap niya. Wallahu mun'imun yuhibbu syakirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nais niya at minamahal niya na siya ay magbigay. Ha? At minamahal niya yung mga taong nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap niya. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala magbigay dahil walang mababawas sa kapangyarihan, sa kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nagbigay. Patuloy na magbibigay ng biyaya sa ating lahat. Walang mawawala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang tao ay nagpasalamat sa kanya, minamahal niya yung mga tao na yun. Kaya isa sa mga katangian, para malaman natin na tayo ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay palaging nagpapasalamat sa kanya. Fashkuru lillahi ni'amah. Tayo ay magpasalamat sa napakaraming biyaya na natanggap natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَنِعَمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كَثِيرَةً فَلَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَصَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا وَرَكَّبَ أَجْسَامَنَا بِهَيْئَةٍ تُمَكِّنُنَا مِنْ سُهُولَةِ الْحَرَكَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ. سبحان الله.
tunay na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming biyaya. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan tayo ng itsurang napakaganda. Binuo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating katawan nang ito ay napakaganda upang kaya nating gumalaw. Kaya nating kunin ang ating mga pangangailangan at harapin ang pagsubok at buhay dito sa mundo. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating paningin. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pandinig. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso para ito ay magiging instrumento at gagamitin natin para sa pagpapasalamat sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpalabas sa atin mula sa sinapupunan ng ating mga magulang. Pagkalabas natin sa sinapupunan ng ating mga magulang, tunay na wala tayong alam. Kailanman wala tayong alam. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Pagkatapos noon, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pandinig, ang ating paningin, ang ating puso. Para saan mga kapatid sa pananampalatayang Islam? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Upang tayo ay mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Para tayo ay mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَا أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِنِعَمٍ كَثِيرَةٍ وخيرات وفيرة ووهبنا من الطيبات الأرزاق ما يقيم أبداننا ويحفظ علينا حياتنا سبحان الله Tunay na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming biyaya, napakaraming kabutihan, at binigyan tayo ng mga biyayang mabubuti, arzak, na kaya nating buhayin, na kaya nating manatili at mabuhay dito sa mundo sa biyayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tunay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating bibilangin ang biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, kailanman hindi natin ito mabibilang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kapag ating bibilangin ang biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, kailanman hindi natin maubos bilangin at hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, subhanallah. Sa ating katawan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Sa ating sarili, kung titingnan natin ang mga biyaya na ipinangkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, mismo sa ating sarili titingnan natin at pagmuni-munihan ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating pang-amoy. Ang nararamdaman natin, hindi ba ito tunay na biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kung titingnan natin ang labas, ang kalangitan at ang kalupaan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. At isa sa mga habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ginawa niya ang gabi at ang araw upang ating tirhan, upang tayo ay manatili at mabuhay sa araw at gabi, at para tayo ay humiling at mag-uunahan sa paghanap ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay mapagpasalamat sa Kanya. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Inna ni'amillahi alayna kathiratun sabighah. Walau dhahabna nu'addiduha wa nadhkuruha falan nastati'u ila dhalika sabila.
Katulad ng sinabi natin kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi natin kayang mabilang ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman hindi natin mabilang ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nakikita natin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung itong lahat ay hindi natin kayang bilangin at hindi natin kayang tumbasan, ang ating paningin, kaya ba natin itong tumbasan ng pera? Ang ating pandinig, kaya ba natin itong tumbasan ng anumang kayamanan dito sa mundo? Para kukunin lamang ating pandinig, ang ating paningin, mga kapatid, hindi natin ito ipagpalit. Dahil tunay na ito ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at upang tayo ay magpapasalamat sa Kanya at gamitin natin ang bagay na ito para tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula akla an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba shurbata fayahmaduhu 'alayha." Tunay na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na kapag kumain siya, siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay nag-uminom, siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kaibig-ibig at kamahal-mahal at nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang kanyang alipin. Lahat ng bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tanggap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nararapat sa atin ay magpasalamat sa وَإِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. Kapag tayo ay binigyan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, narapat sa atin na magpasalamat sa Kanya. At ang pagpapasalamat sa Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi lamang sapat. Hindi lamang sapat sa isang tao na nagpapasalamat siya gamit ang kanyang dila. وَإِنَّمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْفِعَالِ وَالْجِنَانِ. Tunay na ang tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating salita, at sa pamamagitan ng ating paniniwala. Ito ang iman ng pagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinanong ang isa sa mga salihin, isa sa mga mabubuting tao sa mga nauna sa atin, tinanong siya, ano ba ang syukur? Masyukru. Ano ba ang syukur? Faqala, asyukru, an la yusta'ana alal ma'asi bi shay'in min ni'amihi. Tinanong ang isa sa mga mabuting tao, kung ano ang kahulugan ng syukur o ng pagpapasalamat o pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, asyukru an la yusta'ana alal ma'asi bi shay'in min ni'amihi. Ang tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ano? Ay ang biyaya na ito hindi mo gagamitin sa pagsuway mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang biyaya ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin itong gamitin. Saan? Sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung tunay na syukur. Ito yung tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُبَيِّنُ لَنَا سَلَامَةُ بِنْ دِنَارُ رَحِمَهُ اللَّهُ شُكْرُ الْجَوَارِهِ نَجَاءَهُ رَجُلُ. At ating maintindihan mabuti sa hadith ni Salamatu bin Dinar na ang pasasalamat sa ating katawan, malalaman natin no, ito sa istorya na ito o sa kwento na ito. Dumating ang isang lalaki at sinabi, masyukrul aynain. Dumating ang lalaki kanino? Kay Salamatu bin Dinar. Sinabi sa kanya, ano ang pasasalamat sa paningin o sa ating mata? Dahil sinabi natin kanina na ang pasasalamat, ang tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay ang gamitin natin yung biyaya na ito para sa pagsamba sa kanya. At hindi natin gamitin ang biyaya na nakuha natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maasi,
sa paggawa ng kasalanan, katulad ng kayamanan. Kapag ang isang tao binigyan ng kayamanan, ang pasasalamat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagamitin ang kayamanan na ito para sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagamitin niya ang kayamanan na ito saan? Sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tunay na ito ang tunay na syukur o pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng lalaki na yun kay Salamatu bin Dinar, ano o paano ang pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mata, sa pamamagitan ng ating paningin. Sinabi niya, in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Kapag mayroon tayong makitang mabuti, atin itong i-spread, atin itong ipalaganap. Na yung kabutihan na ito dapat malaman ng karamihan. Na yung tao na yun gumawa ng kabutihan, subhanallah. Ito ang pagpapasalamat sa ating mata. Nagagamitin natin ng ating mata, ang ating paningin, sa tunay na pasasalamat sa subhanahu wa ta'ala kapag nakakita tayo ng kabutihan, atin itong ipinagsasabi. Atin itong ipinalalaganap. Ito ang tunay na syukur sa subhanahu wa ta'ala. Wa in ra'aita bihima syarran satartahu. At kapag nakakita ka naman ng kamalian, ng kasalanan, takpan mo ito at huwag mo itong ipagsabi. Parang wala kang nakita. Ito yung sitr. Ito yung tatakpan natin ang kasalanan ng ating kapatid. Ha? Man satara musliman, satarahullahu fi dunya wal akhirah. Sino man ang tinakpan niya ang kamalian, ang kasalanan ng kanyang kapatid, pagkatapos na itong payuhan, hindi niya na ito ipinagsasabi, hindi niya na ito chismis, o hindi niya na ito pinapaalam sa lahat, siya ay tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan sa yawmul qiyamah. Tinanong ulit si Salamatu bin Dinar, sabi ng tao na yun, faman syukrul udunain. Paano naman ang pasasalamat sa pamamagitan ng ating tainga? Kala in sami'ta bihima khairan wa aitahu wa in sami'ta bihima syarran akhfaitahu. Subhanallah. Sabi ni Salamatu bin Dinar, kapag mayroon kang nakitang narinig na kabutihan, pagmuni-munihan mo ito at itanim mo ito sa iyong puso. Allahu Akbar. At kapag ikaw ay nakarinig ng masama, syarran akhfaitahu. Kapag ikaw ay nakarinig ng masama, ito ay iyong itago. Ito ay iyong itago ang kasalanan na narinig mo. Huwag mo itong ipagsabi. Subhanallah. Ito ang tunay na pasasalamat sa tainga. Tinanong ulit siya, fama syukrul yadain. Paano naman nating gagamitin ang ating kamay bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil itong kamay, biyaya ng Allah. Itong paningin natin, biyaya ng Allah. Itong ating pandinig, ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin gamitin ang kamay bilang pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi niya, qala la ta'khud bihima ma laysa lahuma. Huwag mong kunin ang hindi pagmamay-ari mo. Huwag mong kunin ang hindi mo pagmamay-ari. Wala tamna haqqan lillahi azza wa jal huwa fihima. At huwag mo namang tanggalin yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kamay. Ibig sabihin na kapag ikaw ay nakatanggap ng biyaya sa iyong kamay, ano ang karapatan ng kamay natin? Halimbawa, yung ating kamay, ito ay ginagamit natin sa pagbibigay ng zakah, pagbibigay ng sadaka, pagtulong sa kapatid. So ito ay mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala para magamit natin ito bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin ito gamitin? Ito ay gagamitin natin sa pagtulong, sa pagbibigay ng zaka, sa pagbibigay ng sadaka, sa paggawa ng kabutihan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ang tunay na pasasalamat sa kamay.
وَمَنْ زَادَهُ اللَّهُ عِلْمًا فَشُكْرُهُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُ بِأَنْ يُؤَلِّمَ غَيْرَهُ. Ang kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya Islam, ito ay napakalaking biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam at pinakamaalam sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam sa lahat at ninanais niya at minamahal niya na sa kanyang alipin ay maalam din. Allahu Akbar. At hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang alipin ay walang alam. Umangmas sa kanyang pananampalataya dahil hindi ito gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong kaalaman, ito ay malaking biyaya. At paano naman natin gamitin? Paano naman natin gamitin ang kaalaman sa pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Gagamitin natin ang kaalaman sa pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagturo natin sa iba. Turuan natin ang iba. وَيُفَقِّهُ أَهْلَهُ وَجَارَهُ. Aaturuan natin ang ating pamilya at ang ating mga kapitbahay, ang ating mga estudyante, o yung mga tulabul ilm, o yung mga nag-aaral sa Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na napakarami ng biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay binigyan ng kayamanan, ito ay gagamitin mo para sa pagsunod sa Kanya. Upang madagdagan ang ating biyaya na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, dagdagan natin ito lagi. Ito ay ating gamitin sa pagsunod sa Kanya. Sabi ng Allah, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. At kapag kayo ay mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dadagdagan ang inyong mga biyaya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil patapos na ang oras at kunti na lang ang natira, ay napakarami pa ng tunay na pagpasasalamat. Ano ba yung pasasalamat? Paano natin ito? Ano? Wala na tayong oras. So, inshallah subhanahu wa ta'ala ay marami pa sana. So, magbigay na lang tayo ng isang sinabi o isang dua mula sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, man qala hina yusbih, Allahumma ما أسبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أوكي بيان سان نغانغلا. Okay. So sinabi ni Propeta Muhammad sallam para sa pagtatapos, sinabi ng Allah subhanahu ni sabi ni Propeta Muhammad sallam, man qala hina yusbih, sino man ang sinabi niya at sinabi niya kapag siya ay naabutan ng umaga. Kapag umaga na, kanyang sinabi, O Allah, ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Ano man ang natanggap namin na biyaya sa umagang ito, tunay na ang biyayang ito ay sa iyo nagmula. Wahdaka la sharika lak. Ikaw ay nag-iisa at walang katambal. Falakal hamdu walakas syukr. Sa iyo ang pasasalamat at tanging pasasalamat. Fakad adda syukra yawmihi. Tunay na siya ay parang nakuha niya na siya ay nagpasalamat sa buong araw na to. At sino man ang nagsabi, وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ, sino man ang sinabi, ganun pa rin na dua, dua niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi, فَقَدْ أَدَّ شُكْرَ لَيْلَتِهِ, tunay na siya ay maipabilang na parang siya nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buong gabi.
So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para dagdagan ang ating biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ang biyaya, tayo ay muftakir, tayo ay nangangailangan sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway, gamitin natin ang mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya at pag-iwas sa Kanya mga kasalanan o sa pag-iwas sa Kanya mga inabal. Mga kapatid, hanggang dito na lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, salamat sa pakikinig at naway napulutan natin ang araw na ito at ang sa programang ito sa ilm na inshallah ay sa pumuno na rin ng aming mga kasamahan. So ako ay nagpapasalamat sa lahat, una-una sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa aking mga kasamahan, ganun din dito sa markas na kung saan nandito ako, sa markas sa Umakar dito sa Dubai. So hanggang dito na lang mga kapatid. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.